Hi guys! Welcome to my channel. In this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa ASG Dan Wesson 715 ko na revolver. Ito siya. So, pinalish ko siya. Ginamitan ko siya ng metal polish. And ang original na kulay niya ay steel gray. So, yung steel gray parang medyo ano, halos black na siya. Dark yung color niya. Kaso, ang laging problema, nagkaroon siya ng parang spot-spot. Tapos parang pumangit yung pintura niya. So, tinry kong gamitan ng metal polish. So, yun nangyari, nabura nga yung steel gray finish niya, tapos naging chrome. So, yan. Bago talaga ako bumili ng revolver, ang gusto ko talaga is silver or chrome. Kaso lang, yung available that time sa Vincent's, yung silver kasi nila, ang kasamang shell ay yung low power shells. So, ang FPS nun nasa 300 lang. Ito kasi, kasama niyang shells ay yung high-powered shells. Ito. Yung brown yung tip. Yung low-powered shells kasi, medyo yellow yung tip niya. So, ang FPS nun nasa 300, 350. Ito, nasa 400, 450 FPS. Minsan, nagpa-500 pa. Depende sa init, sa panahon. Kasi, mas mainit, mas mataas ang pressure ng CO2. So, ito yung ginawa ko sa kanya. Ang ginamit ko sa kanya is metal polish, pledge metal polish, at saka bimpo lang, lumang bimpo. Ayun o, kita nyo yung itim-itim. Dahil yan sa ano niya, steel gray finish niya. Kumbaga, binura ko yung original na kulay niya. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng kinalabasan. Naging chrome siya. May mga gasgas nga lang dahil madalas ko itong ipang plinking. Ano. Tsaka nakakatuwa na hindi nabura yung Dan Wesson. Akala ko mabubura yan eh. Kabilaan. Akala ko mabubura siya pag ginamitan ng metal polish. And ASG, nandiyan pa rin. Ito gusto kong burahin to eh. Hindi ko lang alam kung paano eh. Pero okay na yun. Baka masira pa yung ano niya, yung chrome niya. Akala ko mabubura yan. Ano, caliber 6mm BB made in Taiwan. Yan, ito yung gamit kong pamunas sa kanya pag pinang-piplinking ko. Yung pamunas lang ng salamin. Kasi ano to? Fingerprint magnet. Yan, tignan nyo. Ayan o. Kitang-kita agad yung fingerprint. Ito, serial number niya. Ayan o. Pakita ko sa inyo yung natirang pintura niya. Mahirap tanggalin eh. Ito. Ayan o. Ito yung original na kulay niya. Ayan o. Steel gray. Halos kulay black na yan. Sa personal kasi, hindi gano'ng kita sa camera. Sa personal, steel gray siya. Tapos, meron pa dito. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo. Kita nyo. Pwedeng manalamin dito. Ganun siya ka ganda. Pati itong cylinder, ito lang yung cylinder yung hindi ko mapakintab dahil nga yung meron siyang ano eh, mga linya siya. Hindi siya kikintab, kumbaga magaspang siya. Pati yung trigger tsaka yung hammer, binura ko rin yung steel gray finish niya, ginawa ko rin chrome. Yan. Ang ano kasi fan kasi ako ni Rick Grimes sa Walking Dead, eh wala namang available na cold python. So ito na lang. Parehas naman sila 6 inches. Pakita ko yung cold python ko. May cold python ako pero kulay black. Ayan. Ito naman, Kokusai made in Japan. Plastic siya. Tsaka green gas. Green gas powered. Ito kasi CO2. Malakas. In terms of build quality, talagang panalo tong Dan Wesson dahil full metal. Tapos CO2 tsaka malakas. Mataas yung FPS niya. Ito yung Colt Python.
Ayan. Ito, may leak na to, kaya display na lang to. Ano, Python 357. Display ko na lang to sa kwarto. Ayan, stallion, markings. Ayan. May shells din siya. Same lang ng sa Danwesson. Tabi na natin. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya pinalish. Napaka-simple lang. Ito, example lang natin. Walang metal polish, ipahid nyo lang sa unit. Baka kasi meron din sa inyo na ano eh, may gantong unit, tapos steel gray, tapos pumangit na rin yung ano. Kasi ito ano eh, magdo 2 years na sa akin sa February 2024, magdo 2 years na siya. So nag-onboard ako ng barko, isang taon siyang nandito lang sa lagayan. Kaya din siguro pumangit yung finish niya. Yung steel gray niya, parang nagka-spot-spot. At saka, mas trip ko talaga yung chrome. Kumbaga, no choice lang ako nun, kaya nabili ko yung steel gray. Kasi nga, dahil yung silver is low-powered shells yung kasama. Ayan, pag napahira ng metal polish, i-rub nyo lang. Ito, dinidemo ko lang, oh, kung paano nyo gagawin, kung sakali lang. Rub nyo lang ng i-rub hanggang mabura yung steel gray finish niya. Pero to, nabura ko na to. Dinidemo ko lang sa inyo kung paano yung ginawa ko. Ayan. Pwede nyo, gano'ng kakintab. Oh, diba? Pwedeng-pwedeng manalamin. Ganyan siya kaganda. So, from steel gray finish, naging chrome na siya. Ayan. Ganyan lang. Tapos siguro kahit once a week or once a month, ipolish nyo uli para, kasi pag tumatagal, nagbe-fade yung ano niya, yung pagiging ganyang kakintab. Nawawala yan yung ganyang kakintab. Pag tumagal. Kumbaga, kung gusto nyo lang i-maintain, kahit once a month siguro, polish nyo. Ayan o, trigger guard. So, sa mga magtatanong sa unit na to, nabili ko siya sa Vincent's Hobby Shop. Ang problema lang ay out of stock siya. Ang stock lang ng Vincent's is Wingun Revolvers. So, kaya nung nagka-stock to dati sa Vincent's, year 2022, last year, February, nagpa-reserve agad ako, tapos bumili ka agad ako. Kasi nga, birang-bira lang magkaroon ito sa Pilipinas. Itong Danwesson 715. Ang common kasi is Wingun Revolvers. Meron din ako nung dati, pero nabenta ko na. Wingun 708. So, yun lang. Pakita natin uli. Yan. Paganda. Chrome. So, yun lang guys. Sinyal ko lang yung kung paano ko siya pinalished. So, kita-kits sa next video. Thanks for watching. Please like and subscribe.